Warning: our YouTube channel and its videos may contain scenes, language, and content that may not be appropriate for all audiences. These videos include surveillance footage, undercover pursuit of suspects, actual police and rescue operations, and fearless confrontations. If you do not approve of the content, please do not watch our videos. If you wish to continue, we strongly advise that you proceed with caution. Viewer's discretion is advised. Umiyak po ako kasi po, siyempre po, dalaga ako. Parang binaboy na po kami. So, hinihikan niya po ako. Pinasok niya po yung kamay niya sa loob ng damit ko. We regret that this such behavior occurred. Such behaviors are not tolerated. You are single, right? Tama po, single. Ang transaksyong ito ay aktwal na pag-uusap sa pagitan ng undercover ng bitag at isang mataas na opisyal ng isang golf course sa Quezon City. Sa una, akalaing mong guest relation officer o GRO sa isang bar ang inaplay ang trabaho ng dalaga. Ang tono ng pagtatanong ng lalaking kausap ng bitag undercover may halong kalaswaan. Ang bawat tanong, sensitibo, personal at walang kinalaman sa posisyong kanyang ina-applyan. What's the size of your bra? Your waistline? Dalakang dito po lang sir, hindi po kasi nagsubukat ng dalakang. Sila Lane at Sheila, dalawa lang sa mga empleyado ng Veterans Golf Club na naglakas loob na lumapit sa Bitag Headquarters para isumbong ang kahalayan ng kanilang 67 taong gulang na general manager na si Patrick Madayag. Pagpasok ko po dun sa office ni Patrick Madayag, ang una pong in-interview na sa akin, kung virgin pa po ako. Tapos po, sinagot ko po siya. Oo, sabi ko. Tapos nung mga ilang minuto na, kung ano ang mga size ng bra ko, panty, at saka kung may experience na ba ako about sex. Sabi ko, sir, hindi po yun ang pinasok ko dito. Ang pinasok ko po dito, trabaho. Dahil sa mataas na posisyong pinanghahawakan, nagagawa ni Madayag na humingi ng pabor sa mga umbrella girls ng golf course para makipag-date sa labas ng kanilang opisina. Ang kondisyon niya po, bago niya pirmahan yung ID, ay makipag-date po ako sa kanya. Gusto niya po makipag-sex po sa akin. Tapos sabi niya, satin-satin lang to, walang makakalabas at huwag kang magsasalita sa mga ibang tao. Tapos sabi niya, oh, sige, pwede ka nang umalis. Tapos po, ilalikan niya po ako sa lips. Sa pag-uusap po namin yun, hindi ko po akalain na ililipo niya po yung sasakyan doon sa madilim na lugar, doon po sa likod po ng ospital. So, hinihikan niya po ako. Pinasok niya po yung kamay niya sa loob ng damit ko, tapos hinawakan niya po yung ko. Nabigla po ako noon kasi nga po, hindi ko po akalain yun. Sabi niya, ang sarap ko daw po palang halikan kapag madaling araw. Hinihiwas niya po yung legs ko. Hindi po ako makareact kasi po, nasa loob po ako ng sasakyan niya. Natatakot din po ako. Di na magawang pumalag ni Sheila sa pangambang mawala ng trabaho. Naiyak na po ako. Hindi ko po alam gagawin ko. Gusto ko pong tumalun doon sa sasakyan niya. Kaso po natatakot ako kasi baka po anong gawin niya sa akin. Hindi ko po matanggap na ginawa niya sa akin yun. Kasi po parang piling ko tingin sa akin. Napakababa akong babae para po gawin niya sa akin yun. Dala na matinding takot, napilitan ng mga babaeng empleyado na sumunod sa kagustuhan ng kanilang general manager. Para po kasi sa pamilya ko, kaya po na natili ako dun sa trabaho ngayon. Kasi po, ako lang din po naman inaasahan ng mga magulang ko, kaya po nag-stay po ako dun. Naisip ko po, dyan lang po madaling kumita ng pera para makatulong po ako sa mama ko, sa kapatid ko, yung nag-aaral. Tsaka wala din po akong ibang maisip na pwedeng pasukan. At pagsasawalang kibo sa pang-aabuso kapalit ng renewal ng kanilang mga kontrata. No choice po ko kasi po, hindi niya pipirmahan yung ID ko. Para po hindi ako ma-renew sa golf course. Para po hindi po ako makapagtrabaho sa driving range. Kit po pala, mataas na posisyon siya. Pwede niya pong gawin sa mga empleyado niya. Kung anong gusto niyang gawin, kapag hindi sumunod sa kanya, hindi niya pipirmahan.
para sa isang lalaki. Ito yung mga tao na nagpapakita ng sobrang pagka-macho. Macho-macho ako kahit matanda na ako. Kasi dati kong may posisyon, kaya kayang-kaya ko sino man. In a form of yung mga ganitong klaseng harassment, whether in action, verbally, physically, or psychologically, piniprepare ka na merong gagawin sa'yo na ikinatatakot. Dahil kasi parang pinalalabas na mahina kang tao. Meron kang dapat na susundin. Ako yun. Ang sexual harassment ay isang uring pang-abuso ng isang otoridad laban sa sinumang nasa mas mababang posisyon. Ang sexual harassment, hindi ito limitado sa physical act, sa paghihipo, sa paghahalik, pagyakap, hindi. Ang sexual harassment ay nababase din sa mga salita. Kababaihan ang kalimitan ng biktima ng sexual harassment. Women are considered as the weaker sex. Bilang lalaki, ikaw ay mas mataas ang iyong kalagayan by virtue of your sex. Kaya mong gumawa ng mga bagay na pwedeng hindi katanggap-tanggap ng sa babae. Karaniwang nangyayari ang ganitong uring pang-abuso sa mga privado at maging sa mga tanggapan ng gobyerno. Yung paulit-ulit na pinag-uusapan mo yung mga body parts ng isang empleyado mo. For example, yung breasts, yung waistline, yung buttocks, and of course the sexual organs. Sexual harassment na yon. Mga unwanted jokes of a sexual nature, pwedeng sexual harassment yon. Kapalit ng pang-abuso ang kasiguruhang pagkakaroon ng trabaho, pagpapanatili sa pwesto o promotion sa trabaho. Hindi ka tatanggapin kung hindi ka papayag doon sa ginagawa niya sa'yo. So that is sexual harassment kasi ginagawang condition yan para ka matanggap doon sa iyong trabaho, hindi base sa iyong qualification. Isa ang sexual harassment sa mga kasong tinututukan ng Commission on Human Rights o CHR. Para sa CHR, nakakabahala ang ganitong uring pang-aabuso dahil hindi lamang sa opisina, maging sa mga paaralan ay maaring naisasagawa ang ganitong uring pang-aabuso. Tatlong lugar ang pinangyayarihan ng sexual harassment, sa workplace, sa training, at saka sa school. So yung sa kanya, sexual harassment in the workplace. Superior position yung lalaki dito at meron siyang very forward sexual act. Then dito malinaw na malinaw ang sexual harassment. Para kumpirmahin ang sumbong ng mga biktima, agad kaming nagpalubog ng mga bitag undercover sa Veterans Golf Course. Pagdating ng dalawang bitag undercover sa golf course, agad siyang naispatan ng inarereklamong general manager. Sabi po ni assistant niyo po, interview na lang daw po. Okay, mayroon pa po. Kapag ka sa akin, ha, bata. Ano nga ito? Thank you. Ano ka na? Sa college ka na? Ang ginawa mo? Anong year ka na? Okay. Ilan ang asawa mo? Ilan ang asawa mo? Asawa? Wala. O sige, naniwala ko doon. Ilan ang boyfriend mo? Ano daw? So sabi sa amin sa office, kayo na lang daw kung mag-interview. Nag-okay na po ako dun sa regarding ako. Itay na lang po namin kayo, sir. Ha? Apo, sir. Thank you po. Itay na lang po namin kayo, sir. Kapansin-pansin din, hindi lamang ang bitag undercover ang nakatakdang mag-apply nung araw na iyon. Sa labas ng opisina ng general manager, pila mga kababaihang nagnanais ding makakuha ng trabaho. Walang kaalam-alam sa tipo ng question and answer interview na mangyayari sa loob. Ilang sandali pa, formal lang nakaharap ng bitag undercover ang inarereklamong general manager para sa isang job interview. Pakinggan ang hirit ng inarereklamong general manager. Ang kanyang mga tanong, malayong malayo at walang kinalaman sa ina-apply ang posisyon ng aming undercover. Ang job interview na uwi sa tila pagpapalipad hangin itong si general manager. Dancing sir, pwede. Okay, now let's go to question about brain. Okay, sir.
dalawang lalaki, they are so much in love with you. Okay po. Okay naman sila, mabait. Yung isa matanda. Okay po. Pangit pa siya. Kalbo pa. Okay po. Okay. Kapal naman ang bulsa. Yung isa, batang-bata, pogi. Wala namang laman ng bulsa. Sino kaya mas malaking chance ang sagutin mo? Sir. Pakunwaring kumagat sa tanong ang bitag undercover. Para may dokumento kung may katotohanan ng bintang sa opisyal ng Veterans Golf Club. Ako sir, honestly sir, dun ako sa may pera sir. Yung matanda, di ba? Opo. Bakit? Sir, kasi unang-una, pwede ako makatapos ng pag-aaral. Second, yung father ko nagpapagamot, pwede ko tulungan. And yung sister ko nag-aaral din. Siguro kung if ever, matutulungan ko rin yung kapatid ko po. Si General Manager, tila ginanahan sa sagot ng aming undercover. Sa pag-aakalang game, ang undercover ng bitag na kaharap niya, tuluyan ang nalihis sa mga personal na katanungan ang job interview. You are single? Opo, sir. You are single, ma'am? Yes, sir. You are single, but experience, wala lang anak. Walang anak po. Wala. Dito, unti-unti nang lumabas ang kalaswaan ng inarareklamong General Manager. What's the size of your bra? 36. May contest po dito. 34? 36 po. Top A, 36 po. Six. Your waistline. Kung po ibili ka ng pantalon mo, ano? Ayun sir, waistline ko po is 27 or 28. Your balakang? Balakang, hindi ko po alam sir, hindi ko asa nagsusukat ng balakang. At para makasiguro si Madayag sa balakang ng aming undercover, nagawa pa nitong paikutin na parang model. Maraming temptation dito. Okay. They will court you. Kaya ka sa labas. Mag-date kayo. Maraming mga parang temptation. Apo. Baka kung meron ka ng player dyan, may lapper ka na, hindi rin ako kilala. Ay, siyempre, kayo nga una ko nakilala dito. Dahil scripted lang ang job interview na ito, kuwelang sumagot ang bitag undercover. Maka-date pa kayo lahat sa akin, hindi naman ako makapit sa akin. Ay, naku sir. Bago sila kayo muna. Totoo yan, ha? Promise. Thank you po. Promise. Matapos ang ilang minuto, agad na natanggap sa posisyon bilang umbrella girl ang bitag undercover. Administratively improper. Kasi, for example, the interview questions, hindi siya naaangkop dun sa posisyon na ina-applyan dito. What does bra size and sexual experience have to do with the position if ang ginagawa dito ng aplikante is primarily to chase golf balls, to hold the umbrella, you know, things like that. While we understand that some jobs require a pleasing appearance, questions about sexual experience go beyond appearance. In a case like this, malinaw yung elements ng sexual harassment. Dahil nakita natin yung propensity nung employer dito, nung GM, nung lalaki, during the interview pa lang, nililay na niya yung groundwork for the possibility of what happens next. So yes, malinaw ang sexual harassment dito. Para sa isang psychiatrist, may tuturing sexual disorder ang ginawa ng general manager sa kanyang mga empleyado. It becomes an obsessive-compulsive sexual disorder. Ibig sabihin, he has to do it dahil kasi pag hindi niya nagawa yun, ano mangyayari sa kanya? Magbe-breakdown yung kanyang personalidad. Sa tala ng Philippine National Police, 53 lamang ang naitalang kaso ng sexual harassment sa Metro Manila noong nakarang taon. Gayunpaman, para sa mga eksperto, ang pagbaba ng statistika ay hindi nangangahulugan, wala nang nangyayaring pang-abuso. So the only way para ma-recognize yan is may magreklamo at may gawin sa kanya. Once na hindi siya gagawin ng ganito, you just allow a predator na nakatira dyan sa opisinang yan para mas marami pa siya mabibiktima. Kahiyan ang pangunahing dahilan kung bakit hindi na magawang magsumbong na mga biktima ng sexual harassment. Just the same na pag sinabi mong inabuso ka,
Sino ba unang napapahiya? Diba ang nilalantad mo dito yung kahihiyan mo? At ang gusto mo lang is to more or less magawa ng paraan na matulungan ka na ma-overcome mo yung problemang ito. Siguro makakatulong magkaroon ng support group yung lahat ng babae naging victim. Kilos prontong inilapit ng bitag sa Civil Service Commission ng reklamo ng mga biktima. Ang Civil Service Commission o CSC ang ahensya ng pamahalaan na humahawak ng mga kasong may kinalaman sa paglabag sa ethical standards ng mga empleyado ng gobyerno. Well, in relation nga sa RA 6713 or yung Code of Ethical Standards for Public Officers and Employees, nagkaroon ng issuance ang Civil Service Commission, yung Administrative Disciplinary Rules on Sexual Harassment Cases. So, dito sa resolution na ito ng komisyon, nakapaloob yung proseso sa pagkandak ng investigasyon ng mga kasong maituturing na kaso ng sexual harassment. Ang kaso ng inarereklamong general manager ng Veterans Golf Club ay pasok sa Code of Ethical Standards ng gobyerno. Pwede natin itong i-classify under work-related sexual harassment. Kung tinitignan natin yung tenor ng interview, yung mga questions na tinatanong niya dito sa mga aplikante, masasabi natin na sexual in nature ito. Wala namang relevance ito doon sa posisyon na papasukan ng taong nag-a-apply. Sa oras na mapatunayan ang kanyang pagkakasala, tuluyang pagkaksibak sa trabaho nang walang kaukulang benepisyo ang kakaharapin ng inarereklamong general manager. Kung sakaling mapatunayang may na-commit siyang offense, in this case sexual harassment, pwedeng mag-range from a suspension to dismissal from the service ang penalty dito. Kapag ang penalty ay dismissal from the service, may mga kalakip itong accessory penalties na katulad ng anon forfeiture of retirement benefits at perpetual bar from re-entering government service. Sinamahan din ang bitag ang mga biktima sa Commission on Human Rights. Kaya na isang paglabag pa rin sa kanya bilang babae, di ba? Kasi kaya siya nag-suffer ng ganoong treatment kasi siya ay babae. Yun nga yung sexual harassment na ginawa sa kanya bilang kondisyon bago siya tanggapin sa trabaho. Dito, formal na sinampahan ang kaso si Retired Chief Superintendent Patrick Madayag. Pwede niya isampay yung criminal case sa Direkta sa Piskalya, and then yung administrative case, i-file doon sa opisina na nakakasakop doon sa Veterans Golf Club. Sa ngalan ng patas na pamamahayag, nagsadya ang bitag sa tanggapan ng inarereklamong general manager ng Veterans Golf Club para kunin ang kanyang panig. Subalit hindi na inabutan ng bitag ang general manager na si Madayag. Agad pinalitan sa pwesto ni retired Philippine Navy Commander Jaime Lucas ang inarereklamong general manager na si Madayag. Ako, I'm surprised. I'm, ano, no? I cannot say anything. Because hindi naman ako nag-conduct na interview. Kung ano, wala akong masabi dun sa kung tinatanggihan personal o ano yun. Kinumpirma ng pamunuan ng Department of National Defense na tinanggal na sa pwesto bilang General Manager ng Veterans Golf Club si Madayag. The Secretary, upon receiving reports of such behaviors, he had it investigated and apparently verified. This led the Secretary, after verification, he immediately ordered the relief of the subject official effective today. Ayon sa Department of National Defense, inaasahan nila ang pagiging disente ng bawat opisyal sa lahat ng oras. Ito ay dahil pawang maaktibo at retiradong miyembro ng Armed Forces of the Philippines ang kanilang ina-appoint sa mga opisina sa ilalim ng kanilang tanggapan. Well, apparently for this case, we regret that this such behavior occurred for obvious reasons. These are not acts of true gentlemen. Such behaviors are not tolerated. Mahigpit din umano ang kanilang pagsunod sa Republic Act 6713 o Ethical Standards of Public Official and Employees.
Patuloy ang pagdami ng kaso ng sexual harassment. Sa pagpapalabas ng episode na ito, nais ng bitag at mga ahensya ng gobyerno na magkaroon ng sapat na edukasyon ang mga kababaihan para maging bukas ang isipan di lamang sa sexual harassment, maging sa lahat ng uring pang-aabuso sa mga kababaihan. Ang naipakitang suspect ay mananatiling inosente hanggat hindi napapatunayan ang kanyang pagkakasala sa hukuman.